Magandang tanghali po sa ating lahat mga bro. May gagawin na naman tayong PT mga bro. Ha, kalapag-lapag lang ito, kadadala lang. Ang brand nito mga bro ay Hisense na 43 inches na smart TV. Ang problema daw nito mga bro, sabi ng may-ari ay wala daw picture pero may boses daw. So plug in na lang natin para malaman natin talaga kung anong sira nito. So ayan, may standby power na siya. Power on natin sa remote. So yan, nag-unayan mga bro. Post natin sa ano. Ayun, may maaninag tayong bahagyang kapraso mga bro dito sa screen. Tapos mga ilang seconds lang mawawala. Yan o, nagpa-flash lang yung ano niya, logo, pero nawawala din. Tapos after mga ilang seconds yan mga bro, parang bumabalik si standby. Yan ang problema ng mga Hisense kadalasan mga bro. Pag medyo may problema yung kanyang backlight, bumabalik pagka standby power. Hindi katulad ng iba mga China TV na kahit sa sira yung backlight, yung pag-on niya, yung indicator niya, tuloy-tuloy pa rin. Pero itong model na ito ng Hisense na ito mga bro, yan, bumabalik sa standby. So power on natin uli. So yan, nag-una uli. Focus natin, titingnan natin yung ano screen mga bro. Ayan o, kung may papapansin talaga natin, mayroong kunting liwanag na lumalabas. Kaya lang, ganun uli siya, babalik lang sa pagka-standby power. So sa makatuwid ang problema nitong ating gagawin na Hisense na 43 inches mga bro, ay yung backlight niya. Pero bago natin buksan yan mga bro, patayin ko muna. Shoutout ko lang itong ating mga mahal na kapatid na mga technician mga bro. Kahit hindi sila nag-request ng shoutout, ay shoutout ko lang mga bro. Shoutout sa inyo dyan mga bro. Maing Tech PH Official, Andy Rabino TV Tech, Aloyda Tech TV, Erictronics TV PH, GPR Tech Vlog, Nukes Digitech Channel, Wiz Juju Tech Engine Electronics. Nabulol tuloy ako, pasensya na mga bro. Ulitin ko, Wiz Juju Tech Electronics. Walang bulol talaga. Sunny Tech, Galido TV Tech Electronics, Fix and Review, Marco Francis 713, at saka si Lito Bass Mix TV mga bro. Pakisuportahan po natin ang ating mga kapwa technician mga bro. At maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating mga ina-upload ng mga ano mga bro sa ating YouTube channel. At maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel mga bro. Sa inyong walang sawang panonood at sa walang sawang suporta, maraming salamat po sa lahat. So bubuksan po natin itong ating gagawin na Hisense na 43 inches. Sana magawa natin ito mga bro, para masaya na naman ang lahat. So bubuksan lang natin mga bro. Pakita ko lang pala muna mga bro yung ating model number ng ating gagawin na Hisense na 43 inches. Ito yung model number niya mga bro. Model number 43E5600 mga bro. Smart TV na nga ito mga bro. So bubuksan na natin para malaman natin kung ano talagang diferensya nito, para magkaalaman na mga bro. So pakita ko lang mga bro, ibig sabihin nakasilyo pa pala ito mga bro. So sa makatawid tayo makauna nito mga bro. Medyo maganda kasi tayo maganda kasi pag tayo ang pinakawa muna mga bro. Ano, silyado pa to mga bro. Ibig sabihin hindi pa nagalaw ng ating ibang kapwa technician, hindi pa to nakatikim pala ng ano, repair. Ngayon lang to nagka problema mga bro. So tayo ang mapalad na nakauna nito pagbukas. So bubuksan muna natin mga bro, para malaman natin talaga kung anong dahilan. So ito mga bro, nabuksan na natin itong ating ginagawa na Hisense na 43 inches na TV, na smart TV. So visual check muna tayo mga bro. So share ko lang ito sa mga bagong nag-aaral pagka-electronic technician mga bro. Ito yung kanyang motherboard tsaka power supply mga bro, magkasama na. Ito yung medyo malaki mga bro. Tapos mayroon siyang dalawang flex na LPD connector papunta sa ating screen, sa ating top board mga bro. So
visual check tayo dito sa ating backlight portion na power supply. Wala naman tayong nakikitang lumubo na parts, mga bro. Wala tayong nakikitang lumubo na kapasitor. Okay naman lahat. So check na lang natin tong ating backlight sa ating backlight tester bago natin baklasin, mga bro, kung confirm talaga na sira yung kanyang backlight. Kasi ayaw umilaw, mga bro. So babaklasin muna natin tong kanyang ano. Ito yung backlight, mga bro, paputang backlight. Ito yung power supply, inverter sa kanyang backlight portion na area, mga bro. So gamitan muna natin ang backlight tester, mga bro, yung kanyang backlight. Tingnan natin kung ayaw talaga umilaw. Pag ayaw talaga umilaw, saka natin baklasin natin itong pinaka-screen niya, mga bro, para mag-check natin isa-isa yung kanyang backlight. Sabi pala na may ari ito, mga bro, ano lang daw, lumagpas lang daw sa warranty ito, mga bro, 1 year pa lang daw. Kaya hindi nahabol sa warranty, kaya pinagawa sa atin. Titesting ko muna yung backlight, mga bro, para malaman natin. Tapos saka natin baklasin yung pinaka-screen nito para makita natin yung backlight niya. Testing muna natin, mga bro, yung ating backlight, mga bro. Gamitan natin ng backlight tester, yung ating DIY lang na backlight tester, mga bro. Ito yun. Yan lagi yung ginagamit ko, mga bro. Titingnan natin kasi minsan kasi may problema sa supply ng ating backlight. Kaya minsan ayaw umilaw pero buhay naman yung backlight. Pero ito testing muna natin, mga bro. Alamin natin. Yan, nakakabit na yung ating power supply, mga yung ating ano, mga bro, backlight tester. In-inject ko lang dyan sa kanyang backlight na connection. So plug-in ko, mga bro. So sa nakikita natin, mga bro, wala talagang liwanag yung backlight. So sa makatwid, bundi talaga yung backlight natin, mga bro. So kailangan talaga natin mag-backlass para ma-check natin lahat yung backlight niya. So baklasin muna natin, mga bro, para magkaalaman na. So ito, nabaklas na natin yung pinaka-frame ng ating ginagawa na Hisense na 43 inches, mga bro. Share ko lang to lagi sa mga bagong nag-aaral pagka-electronic technician na mga katulad natin. Sa pagbaklas talaga ng mga LCD panel, mga bro, yun talaga ang dapat natin pakaingatan palagi, yung pagbaklas nitong pinaka-screen. Lalo na dito sa mga flex, iwasan talaga natin, mga bro, na magkamali, na magkaroon ng damage. Kasi once pag nagkaroon ng damage yan, imbis tayong kikita, malamang abunado pa tayo, mga bro. Kasi medyo masilan talaga ito. Pag kunting pagkakamali natin, maaaring madamage yung ating screen. Kaya sikapin talaga natin na maingatan natin yung pagbaklas. Pero minsan talaga hindi maiwasan, pero hanggat maaari, kumbaga safety first talaga tayo, mga bro. Ingatan talaga natin kasi mga parts dito sa ano natin, top board, kunting pagkakamali natin, sigurado madadamage na, mga bro. Share ko lang to para sa mga baguhang nag-aaral pagka-electronic technician. Kailangan safety first palagi, mga bro. Kailangan dubling ingat palagi para iwas problema, iwas abono. Kasi may mga kakilala rin ako minsan na yun nga, nagka-disgrasya, yun. Pero hanggat kaya nating matulungan, tulungan din natin sila, mga bro, kung may maitutulong tayo. Pero hanggat maaari, iwasan talaga yung magkaroon ng pagkakamali dito sa pagbaklas ng screen. Kasi yan ang pinakamahal na part sa mga LED TV, mga bro. So baklasin ko lang ng tuluyan itong pinaka-screen natin, mga bro, para ma-check na natin yung ating backlight. So, baklasin ko lang, mga bro. So ito na nga, mga bro, nabuksan na natin yung ating backlight ng ating Hisense na 43 inches. Ang ginamit dito na backlight, mga bro, ay tatlong strip na tagpipito, 2, 4, 6, 7, tama, 21 bulbs lahat ito, mga bro.
Bawat strip ay 7, tatlong hilera, 21, tama. So check natin mga bro kung saan yung pundi banda. Also gamitan natin ang backlight tester mga bro. So unahin natin sa taas. Pinakataas. So yung pinakataas natin, okay naman yung liwanag. At saka maganda pa yung liwanag niya, puting-puti pa mga bro. So sa pangalawang strip tayo. Sa pangalawang strip, yun ang problema. Ayaw umilaw. Sa pangatlo naman, sa pinakababa, yun umilaw naman. Tsaka maganda pa yung liwanag ng kanyang backlight mga bro. So sa makatrade yung pangalawa lang, ang problema natin. Tres na lang natin kung malamang kasi isa lang naman ang pundi niyan. Itres ko muna mga bro kung saan ang pundi dito na portion. Yung dalawang strip, okay naman. Ito lang sa gitna mga bro na strip ang may problema. So i-check ko lang kung saan banda ang ano. Maaaring magtanim na lang tayo nitong ano mga bro. Pwede naman kung isa lang muna or pag isa lang pundi. Kasi maganda pa naman yung kanyang backlight. Maaaring nababad lang gusto or ano. Kaya may napundi. So check ko na lang mga bro. Update ko na lang kayo mamaya. Titingnan ko kung saan ang pundi niyan mga bro. Maganda pa naman yung ano niya, liwanag. Pwede pa tong kahit yung pundi lang palitan muna natin. So maganda pa naman yung backlight niya. Kasi 1 year pa lang mga bro, ibig sabihin medyo maganda pa. Napuwersa lang siguro. Pagka ginamit na maghapon na walang pahinga. So tuloy natin mga bro. Yung sa gitna na may problema yung ating backlight. Ito yung pangatlo mga bro. Yung pangatlong bulb, pinalitan na lang natin ng isa dahil okay pa naman yung mga bulb niya, maganda pa naman. Dahil sa totoo lang, wala rin akong available na bago ngayon sa ganitong model mga bro. Pero maganda pa naman kasi itong backlight niya. Nasa 1 year pa lang, okay pa to. Kasi maganda pa yung ilaw, yung maputi pa siya mga bro. So tinanggal na natin yung pundi na isa niya. Pinalitan na lang natin ng isa mga bro. Para maikabit na natin, matesting na natin mga bro. Ayan, okay na yan mga bro, naikabit na natin yung isang bulb na pinalit natin. Milaw na yan, yung strip na yan. So i-fix na lang natin mga bro para mapalit natin yung ano. Maikabit natin yung bakla, yung screen para malaman natin kung okay na ba ito ang ginagawa. So i-fix ko lang muna mga bro, testing muna natin yung backlight. Gamit na yung kanyang supply, titingnan natin kung iilaw na pala. Bago natin isalpak yung ating screen. Para sigurado lang mga bro, para hindi tayo backlash kabit. Mas maganda yung supplyan natin ang sarili niya yung supply. Kung maganda na yung ano niya, function, normal na ba yung function ng ilaw niya. So ipipix ko lang muna mga bro para matesting natin yung backlight gamit yung kanyang supply mismo. So ito na mga bro. Testing muna natin yung ating backlight gamit yung sarili niyang supply mga bro. Para malaman natin kung wala na siya talagang problema. So plug in natin para masigurado lang. So yan, may standby, power on natin sa kanyang remote. Ayan. Agoy, may nakita ako nagbiblink. Umilaw na lahat mga bro. Kaya lang itong pangatlo na to sa taas nagbiblink mga bro, hindi na magtatagal yan pag ganyan. Yan ang makikigyan mo kung mapansin nyo mga bro, pag tinutukan natin, nagbiblink yung kanyang ilaw. Pag ganyang klase, hindi na magtatagal yan, so kailangan palitan na rin natin yan. Sigurado yan, mahaba na isang linggo yan mga bro kung hindi mapundi pag yan nagbiblink na. So ngayon, tingnan mo, pag tumagal, pin natin mga bro. Pag tumagal, medyo tumitining siya, pero sa umpisa, yan nagbiblink, hanggang minsan nagbiblink pa oh. Ibig sabihin yan mga bro, malapit na yung mapundi. So kailangan palitan na rin natin yan para sigurado na hindi tayo magkaroon ng back job. Yan o, nakikita natin, napapansin nyo, nagbiblink mga bro. Siya lang ang bukod tangin nagbiblink. Yung pinalit natin ito, ito pangatlo, okay, maganda ng liwanag. So palitan na rin natin to for sigurado lang, para iwas lang problema. Yan lang naman sa lahat, yan lang nagbiblink mga bro, yung pangatlo na yan. So palitan ko muna din yan para sigurado lang, para iwas doble trabaho mga bro. Papalitan ko lang.
So ito na mga bro, testing na natin, nakabit na natin yung pinaka-screen ng ating Hisense na 43. Plug in natin mga bro, nakabaliktad na muna yung ating pinaka-unit mga bro. Sini pa natin at testing lang muna natin kung okay na ba yung picture. So power on natin. Ayan, nakita na natin yung Hisense mga bro. Baliktad lang muna yun kasi binaliktad ko muna yun mga bro, para ma-fix lang natin pag ano. Antayin lang natin yun. Nakita na natin na Smart mga bro, Hisense Smart. Ayan, antayin lang natin na lumiwanag yung buong screen yun. Okay na yan mga bro, maganda na siya. So i-fix lang muna natin mga bro. Ibalik natin yung speaker sa kataki para ma-final testing natin. Magkabitan natin siya ng DVD player para makita natin yung liwanag talaga. So, maganda kasi makita natin pinakabuong liwanag niya. So i-fix ko lang muna mga bro. Ikakabit ko lang yung speaker kasi nakapaktas pa yun sa likod mga bro, para ma-final testing natin, gamitan natin ng DVD player. So ito na mga bro, kung ating Hisense na 43 inches na ginagawa na Smart TV. Final testing natin ito mga bro. So plug in natin, power on natin. Pasensya na mga bro ha, may gumagawa kasi kaya maingay, may nagmagawang bahay mga bro ito malapit sa shop. Pasensya nyo na medyo maingay, may nagpupukpok. So ayan mga bro, lumabas na yun. Inaan lang natin mga bro. Yun, napakaliwanag na mga bro. So babad pa natin ang gusto mga bro, para sigurado lang. Pero okay na, napakaganda na siya talaga. Sigurado happy na naman ang lahat mga bro, kasi nagtagumpay yung ating operasyon. So babad lang natin ang gusto muna mga bro, para sigurado lang. Pa-music mo lang tayo ng konti mga bro. Lakasan lang natin dahil maingay, may nag-grinder doon sa katabi ko. May gumagawang bahay mga bro. Kaya sabayan natin na malakas-lakas ang tugtog. So okay na talaga mga bro itong ating ginagawa na Hisense. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang hapon po sa ating lahat.